Update sa imbestigasyon ng Senado hinggil sa biniling overpriced at outdated laptops na binili ng PSDBM para sa DepEd noong nakaraang administrasyon. Yan ang ulat sa atin ngayong umaga mula sa ating on-the-spotter na si Sherrianne Torres. Good morning, Shep. Morning, Casey. Good morning, Casey. Good morning, Tony. Alas 9 ng umaga nga magsisimula ang ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga dito sa 2.4 billion peso laptop project ng Department of Education. Pagbabalik tanaw lang natin, Casey, no, ito yung proyekto na hinugot sa bayan ni Hantu na yung initial na target ay bumili ng 68,500 laptops para sa public school teachers sa presyo na dapat ay 35,046 pesos. Pero nung sinilip ng Commission on Audit ay overpriced at outdated na umano kahit na nakuha sa mas mataas na presyong 58,300 pesos kada unit, kaya bumaba na rin yung bilang ng mga recipient teachers, no, sa bilang na 39,583. Ngayong araw, sabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, sa sentro yung tanong ng mga senador sa mga mismong nakakuha ng laptop contract at yung mga guro na nakakuha ng mga unit. Ang tingin ni Pimentel, ito na yung huling pagdinig at bubuo na ang komite ng committee report at mga rekomendasyon na rin kaugnay dito. Si Senator Francis Tolentino, yung chairman ng komite, nagsabi na may bago sila mga ebidensya na ilalabas sa pagdinig ngayong araw. Pero maliban sa teaser na yan, hindi na nagbigay ng dagdag detalye tungkol dito si Tolentino dahil sabi niya mas maganda na mismong doon na sa pagdinig magsimula yung diskusyon. Samantala kung dati hanggang bulong lang sa kanilang mga kliyente ang pwedeng gawin ng mga sumasamang abogado sa mga testigo o resource persons dito, simula ngayong araw, sabi ni Tolentino, papayagan na sila magsalita sa pagdinig para sa kanilang kliyente. Inaasahan ding mababanggit dito sa pagdinig yung naging tangka ni dating PSDBM Executive Director Lloyd Christopher Lau na makalipad patungong Singapore kahit hindi pa inaalis ng Senado ang pagpapalagay sa kanya sa Immigration Lookout Bulletin Order. So ngayon, Casey, Tony, nagsisimula na nga yung pagdinig dito sa Blue Ribbon Committee at mamaya-maya lamang yung magbibigay na ng kanya opening statement itong si Tolentino. Casey, Tony? Partner, tanong ko lang mabilis ba, bitawan natin si Shep pagkatapos, no? Sino yung parang pinakamalaking personalidad na inaasahan nilang humarap dyan sa hearing? Oo, Tony, yung ngayon, ang inaasahan lang kasi ngayon, no, more of documents. Maliban dun sa mga dati na nila na mga naging testigo, kagaya nitong si DepEd Director Marcelo Bragado Jr., siya yung nagharap ng ang tawag ni Tolentino noon ay diary o journal tungkol dun sa itinakbo nung laptop project na ito. Siya yung parang tinatawag na whistleblower din ng komite, no, laban doon sa mga umano ay mga DepEd officials na nagkaroon ng lapses pagdating nga dito sa laptop project. Pero maliban doon, ang huling naibigay sa atin na impormasyon ni Tolentino, more of kung ano yung mga nakita nila doon sa mga documents na bagong received ng komite, yung inaasahan na hihimayin dito, maliban doon sa mga teachers na mismong gumamit nung laptop. Tony? Okay, so walang masasabi nating matataas na opisyal na harap today. More on documents lang muna ang bubusisiin nila. Oo. Tony, maliban doon sa mga documents, ang ibang mga haharap dito, yung mga laging humaharap sa mga nakaraan na apat na pagdinig, kagaya nila DepEd Undersecretary Ann Sevilla, yung mga Undersecretary at Assistant Secretary ng DepEd, pati na yung mga dati at ngayon ay nakaupo sa PSDBM at yung mga nag-supply mula ito kasi tuloy nung nakaraan na pagdinig humarap na rin itong taga Dell computer, no. Uh-oh. At naitanong na rin, so more of pagtatanong din, parang continuation pero mas nakabase dun sa documents na hawak ngayon ni Tolentino. Okay. Kasi yung mga suppliers, yung din ang hinihintay ko na patawag nila para sila mismo ang magpaliwanag, di ba? Mm-hmm. Bakit ganun ang ibinigay na specifications lamang sa kanila at kung natupad nila ito, bakit umabot ng ganun yung presyo ng pagbigay nila? Kung hindi ako nagkakamali, nung second hearing o third hearing ditong komite, initially, pinagsalita na yung taga Dell Computers o Dell Philippines. At ang yung naging sabi niya kasi,
ang kontrata na ito ay hinuha, hindi nakadiretso sa kanila, kundi sa isang supplier, parang third party, parang ganun. Tapos, ang sabi, ang naging explanation, kaya raw naging malaki, ay dahil naman dun sa mga extra features na binili rin ng DepEd. So, ito yung mga antivirus, mga et cetera, et cetera, mga warranty na dagdag. So, ito yung mga inaasahan na mas bubusisiin ngayong araw dito sa committee. Kasi itong kinakailangan ba talaga yung mga add-ons, yung add-ons na yun? At saka kasi ako, interesado din ako marinig sa panig mismo ng mga nagbenta, hindi lamang sa Dell. Kasi nakikita ko doon sa ibang ulat din na may parang tatlo o apat, di ba, na mga pinagkuhanan mismo nitong laptops. At sila yung parang nag-supply, di ba, nung iba-ibang mga nung mismong ginamit, no, ng DepEd. Kumbaga, hindi lamang isang retailer ang nagbente. Oo, kundi tatlo o apat. Tama. Ito yung sinasabi dati ni Senator Jingoy Estrada na allegedly ay favored suppliers. Kaya ito ni Casey, ito rin, no, kamakailan lang, sumulat na itong si Senator Estrada para nga magkaroon ng inspection or mas tanungin pa itong mga hinihinala niya na favored suppliers ng DepEd. Kasi nga paulit-ulit yung pagkuha nila ng kontrata, ba't sila lang yung mga nananalo lagi sa mga bisita. Ako mas interesado ako marinig na yung panig ng mga yon. Oo. Di ba? Pero ako din, Cheno, lumalabas ba or malinaw ba kung ano ang liability ni dating DepEd Secretary Liling Briones? Kasi nung mga nakaraang hearing, ang pinupuntirya din, no, nung mga senador, yung mga deputies nitong ni dating secretary na sila mismo. Kasi parang sinabi ni Secretary Liling noon, sila yung bahala, di ba? Pero sino ba ang, number one, ano ang liability ni dating Secretary Liling Briones? At pangalawa, sino na ang lumalabas talaga ngayon, no, na nagbigay ng go signal ang siyang parang overall in charge. Overall in charge at nagbigay ng sige na, ito na ang gagawin natin. Sino 'yon? Nung una, Casey, nung unang-unang pagdibig, ang sinasabi noon ni Tolentino, parang ang nakikita niya initially si Secretary Briones, parang wala naman talagang hand dito. Kasi nga, pagkatapos magpirmahan, i-denelegate na niya dun sa mga deputies niya, kala Under Secretary Sevilla ng Finance at yung iba pa mga officials, no? Pero nung sumunod na dalawang pagdinig, ang sinabi na ni Tolentino, hindi pa rin o wala pa rin masasabi na off the hook dito sa investigasyon na to kahit na si Secretary Briones, kasi sabi niya meron kasi talagang tinatawag na command responsibility. So kahit sabihin na nag-delegate, dapat meron pa rin anya na ino-oversee pa rin niya yung proseso, yung buong proseso kung paano tumakbo itong proyekto na to. Maging doon sa mga sinasabi na nagbibigay ng impormasyon ngayon, kagaya nila Assistant Secretary Bragado o Director Bragado na parang whistleblower nga dito. Sabi ni Tolentino, maaga pa para sabihin na ma-off the hook dito dahil mahaba pa at malalim yung issue na ito, at meron pa siyang mga bagong hawak na dokumento, meron siyang mga sinusuri na dokumento nung huli natin siya makausap, at sabi niya masyadong implicating yung ibang mga nakita niya na dokumento sa mga certain officials na kasama dito, nakapaikot dito sa laptop project na ito. Alright, sige. Abangan natin mamaya kung ano magiging resulta nitong pagdinig muli ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa kontrobersya patungkol sa di umano'y ubod ng mahal na mga laptops para sa mga public school teachers. Maraming salamat, Chef!